Sabi naglalasing daw po siya sa isang bar dito eh. Nay, si Ate Carla po yata. Nay, si Carla. Nay, si Ate Carla po yan eh. Tabi mo, tabi mo! Carla! Abby! Carla? Carla, anong pinagagawa mo rito? Anak? Anak, halika na. Umuwi na tayo. Ate! Umuwi na tayo. Bumaba na yung lagnat mo. Dumaan nga pala si Brian. Kinakamusta ka. Dinalang ka ng guyubano. Ito, ginawa ko yung paborito mo. Sabi ng doktor, nakunan ka. Hindi ko alam na buntis ka. Eh, ano bang alam niyo? Carla. Pwede ba? Doon lang kayo sa Hong Kong. Siguro nga, anak. Mas mabuting doon muna ako. Oo nga. Doon ka na lang. Total, hindi naman ako sanay na inaalagaan mo ako eh. Tsaka, hindi naman to unang beses na nabuntis ako eh. Ang pinagkaiba nga lang, ngayon, nalaglag yung bata. Noon, pinalaglag ko. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ang ibig ko sabihin, bakit hindi mo isinulat? Namputsa naman, oh! Ay, ikaw nga mismo nagsabi sa akin, di ba? Huwag ako susulat kung walang magandang balita. Hindi naman yun ang ibig ko sabihin. Ano ibig mo sabihin? Na ang gusto ko lang, maging maligaya kayo kahit wala ako rito. Ang gusto ko lang yung maalala ko na maliligaya kayo rito. Kahit nandoon ako, mababawasan naman yung nararamdaman kong paghihirap ng buhay doon. Mahirap? Eh, ba't pabalik-balik ka doon? Kasi huwag na. Para sa amin. Para maging mahusay at maganda ang buhay namin. O ngayon, nandito ka. Maganda ba buhay namin? Matitino ba kami? Ha? Tingnan nyo naman na naging bunga ng pagsasakripisyo nyo. Puro mga walang kwenta ang buhay namin. Carla, alam mo namang hindi totoo yan. Talaga? Bakit? Gaano nyo ba kami kakilala? Si Michael, alam nyo ba hirap yan makipag-usap sa mga kaedad niya? Alam niyo ba, nung mamatay ang itay, dalawang buwan halos hindi makapagsalitayan? Si Daday! Anong alam niyo sa kanya? Sa mga sakit at sugat na pinagdaanan niya? Wala pa siyang isang taon. Nilayasan niyo na siya. Ni hindi niyo narinig ang unang salitang binigkas niyan. Kaya huwag na huwag mo sasabihin sa akin na alam mo kung anong totoo. Hindi totoo para sa amin. Dahil wala kayong alam.
sumusuko ka na. Kaya ka aalis. Bakit kaya araw-araw napakaraming tao ang pumipila rito? Umulan, umaraw, napakarami pa rin umaasa makakapag-abroad. Sa una, sa pangalawa, pangatlo, sigurado ko dahil sa pera. Pang-apat, pang-lima, pang-anim, pera pa rin kaya ang dahilan. Bakit ganun? Ang lalaki, kapag binigyan niya ang pamilya niya ng pagkain, damit, bahay, tapos napag-aral niya yung mga anak niya, agad sasabihin ng mga tao, "Aba, mahusay siyang ama." Pero kapag babae ka, kahit ibinigay mo na ang lahat ng iyo sa mga anak mo, kasama pa pati puso mo, pati kaluluwa mo, parang hindi pa rin sapat na tawagin kang mabuting ina. Sana pwede nating sabihin, "Oops, tama na. Hanggang dyan na lang pagiging nanay ko." Kasi kahit nanay ka, nakakapagod din, di ba? Ay, naku, Josie. Ako, kahit 100 beses ko nang ipukpok ang ulo ko sa pader, hindi ko pa rin masasagot yung tanong na yan. Basta ang alam ko, hindi natin kasalanan kung ba't kailangan pa natin umalis dito. Kung bakit kailangan pa natin iwanan yung mga pamilya natin para kumita lang ng pera. Bakit? Kung may pagkakakitaan ba tayo na matino dito, eh magpapakaalipin pa ba tayo sa ibang bansa? Kailangan, anak, eh. Babalik din ang nanay, ha? Ha? O, tulungan mo na ang kuya mo ron. Sige na. Day, halika na. Tulungan mo ako. Sige na, Michael. Ay. O, tulungan mo si kuya. Balutin mo yan. Biyernes Santo yung mga mukha ninyo. Hindi pa ba kayo sanay? Sanayin niyo na ang mga sarili niyo sa mga pangakong napapako. At sanayin niyo na rin ang sarili niyo na wala tayong katulong dito. Ate, tama na. Tortang talong lang ang ulam. Hindi bale, pag nagpadala uli yan ng pera, marami na uli tayong ulam. At hindi lang ulam ha, t-shirts, pabango, bag, sapatos. Ate, tama na sabi. Michael, dali mo na si Daday sa kwarto. Sige na. Sige na, anak. Daday, pasok na sa kwarto. Sama sa kuya. Sige na, anak. Pwede ba? Tigilan mo na nga pagtawag sa kanila ng anak. Mamiss pa ni Daday yan. Mawawala ka rin naman. Ikaw lang naman na hindi kumikilala sa aking ina eh. Os, isa, dalawa, lima, anim na linggo. Tignan natin kung hindi si Tita Norma uli maging nanay niyan. Ano ba talaga gusto mo, Carla, ha? Hindi ba ito ang gusto mo? Pinagtutulakan mo akong umalis? Oo, at sana, huwag ka nang bumalik. Bastos ka talaga, no? Nay! Ano?